Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Iyan ang topic natin, Guia. Ang topic po natin for the last lecture ng LOA interns is second and final notice. Okay. So, pag-usapan natin yung second and final notice. So, ito po yun, mga ka-taxpayer kong mahal. Sa totoo lang, napakahirap ng business ngayon. Mas marami yung nagsasaradong business kesa nagtatayo. So, mag-e-election pa. Naku naman, ang daming mangyayaring hindi maganda. So, ang kailangan nating pag-aralan para hindi tayo natatakot. Malaki pa rin naman ang ano eh. Malaki pa rin ang market sa taxation. Napakadami. So, hanapin nyo yung ano, yung 250 bloggers na na-issuehan na ngayon ng letter of authority. Ayan, potential client nyo yan. Walang alam sa tax yan. So, pag-uusapan natin eh yung second and final notice. Ayan. Ito ang pag-uusapan natin. Bakit ayaw mag... May problem itong aking... Ayun. Second and final notice. So, huwag kayong matakot dyan. Madali lang naman itong hanapin eh. So, para maiwasan natin na matakot, yung unknown maging known. Yun lang naman eh. Ha? From unknown, gawin nating known. So, tutulungan tayo ni Guia na i-analyze yung content ng second and final notice. Pwede mo ba kami tulungan, Ma'am Guia? Yes po, sir. Your books? Apa. Your books of accounts and other accounting records are due for routine verification for internal revenue tax purposes. Under Revenue Regulation number V-1 or the Bookkeeping Regulations, the presentation of the books of accounts and related records upon demand by an internal revenue officer is a duty of the taxpayer concerned. You will agree with me that the information contained in your income tax return and accompanying financial statements have to be verified against said record so that a fair and true assessment of your internal revenue tax liabilities may be arrived at. Revenue Officer Maria Elizabeth S. Rapsing and Group Supervisor Leyte C. Portugal, who are assigned to conduct the investigation of your tax liabilities, have reported to me that up to this writing, you have not presented the needed records for examination despite repeated requests. Your failure to do so, being a violation of the aforesaid bookkeeping regulations, has constrained the investigating officer to recommend that a subpoena duces tecum be duly served on you. However, in the spirit of maintaining cordial taxpayer BIR relations, it would be preferable if you could allow our revenue officer to have access to your accounting records. Okay. So, maliwanag dito sa sinasabi ng ating letter, meron ka raw duty. Okay? Eto. At ang duty mo raw galing doon sa bookkeeping regulation. So, ang una mong gagawin, i-verify mo. Number one, meron ba talagang existing na RRV-1? Pero sasabihin ko na sa inyo, meron. Lahat ng content dito sa first paragraph, pinaraphrase na galing yan sa RRV-1. So, tama lahat ng sinasabi dito. Susunod na gagawin mo, sabi rito, meron daw repeated request. So, paano nagkakaroon ng repeated request? Una, meron kang LOA. Yung LOA, merong checklist. That is the first request. Ang susunod na request, yung first notice. So, yun yung
Second request. So, meron na talagang repeated request. Okay? Ngayon, kung wala namang repeated request, ang gagawin mo, inform mo sila. Sasabihin mo, wala akong letter of authority. Kung wala kang letter of authority, inform mo sila, wala akong first notice. Para yung itong second and final notice na to maging void. Okay? So, yun yung paraan para maging void to. Mawala yung kanilang repeated request. Ito. Now, for the sake of learning, existing talaga yung repeated request. So, valid ito. So, sinasabi na nila, ano yung susunod nilang step? Meron ka ng subpoena duces tecum na iseserve daw. Kaya lang, ito pinakamaganda. However, ito, kinukulayan ko pero parang ayaw makulayan. Ayan. Itong kinulayan ko ng kulay pula, galing nito ah. Paano nangyari yun? Yan. Ah, gusto daw nilang i-maintain. Ngayon, ang gagawin mo raw ay i-allow. Ito maganda yun. I-allow mo yung revenue officer na magkaroon ng access sa record. So, simple. Para hindi dumating ang subpoena duces tecum, i-allow mo. That is your first approach. I-allow mo. So, hindi naman nila malalaman na i-allow mo kung hindi mo ipaalam. So, paano siya pinaalam? Of course, pag gumawa kayo ng letter of authority, i-refer nyo lagi yung subsequent act ninyo dito sa second and final notice. Lagi nyong i-mention yan, ito at saka itong date na to. Okay? Yun yung subsequent act na tinatawag sa batas. Para maintindihan nyo, kasi kumbaga sarilo, kailangan nating sumunod by second, ano? 1 second, 2 second, ganun din dito. So, again, the first approach is to inform the BIR na ina-allow mo. Ako, pag ang strategy ko rito, pag dumating itong, definitely ito ay dinideliver personally. So, ang discarte natin dito, pag dinideliver ito personally, huwag mo nang paalisin yung revenue officer doon sa iyong opisina. Kasi sabi niya, i-allow eh. So, i-allow muna on that specific day. Pag inalaw mo on that specific day, hindi yung sasabihin mo, oh, allow ka na. Ang sinasabi ko lang is, huwag mong paalisin. So, pag huwag mong paalisin, papasukin mo. Para, ano procedure sa pagpapasok, pagpasok niya sa opisina mo? Number one, sumunod siya sa protocol. Ano yung protocol natin? Ha? Magpipill up siya ng visitor's pass. Ang visitor's pass niyo dapat comprehensive at saka acceptable sa court. Kung sakasakaling idedemanda ka ng BIR, meron kang ebidensya. And the best evidence, yung iyong visitor's pass. Dahil pinapasok mo sila at good faith ka. Number two, habang naghihintay siya, sasabihin mo sa kanya, ipe-prepare namin yung place or venue kung saan ka mag-audit. And number two, ipe-prepare namin yung mga documents. So, dalawa ipe-prepare mo. So, habang pinaprepare mo yung, may pangatlo ka pang ipinaprepare. Ang pinaprepare mo, yung tinatawag kong, kung first time to, ang ipaprepare mo na pangatlo ay yung request for immediate audit. It's a request. Itong request na to ay galing yan sa Republic Act 11032. Ngayon, pag nag-request ka, yung kanilang action, succeeding action na subpoena duces tecum, ito, ma-eliminate. Yun yung kagandahan. So, on that day, on that time, papapirmahan mo sa kanila, pare-receive mo, whether nandiyan yung revenue officer, kasama niya yung group supervisor niya, papipilapan mo yung request for immediate audit. So, ano yung content? Of course, in reply dito. Sabi,
is i-allow eh. Pwede ano susunod? Sa ano nasagot mo John? Ina-allow mo na siya na mag-audit. Kailan mo ina-allow? O ina-allow ko ngayon, ngayong oras na to. September, ano mga yon? 22, alas 4 ng hapon. Pwede siya mag-audit hanggang alas 5. Yun ang content ng letter kung sakasakaling totoong nangyayari ngayon. Pwede siya mag-audit hanggang alas 5, pero pwede siyang mag-request na extend hanggang alas 6. The purpose na the purpose nung letter mo kung bakit tawag nito, pwede siyang mag-request. Kailangan kasi, kung mag-extend ka, i-re-request niya. Kasi beyond office hour yon. So, therefore, hindi na siya official pag lumagpas ng alas 5. Kasi ang official duty nila ay natatapos ng alas 5. So, kailangan may request at may ebidensya na nire-request. Then, kahit yan handwritten lang, nya, bigyan mo ng papel, bigyan mo ng typewriting, mapirmahan mo, pagawan mo ng letter, pirmahan mo, magkaroon kayo ng tig isang kopya. Napakaganda nun. Kasi gumagawa siya ng kalokohan. Kasi wala siyang permit sa opisina niya na mag-extend beyond 5 o'clock. So, meron ng liability. So, ngayon, dahil in-extend mo, ikaw naman, meron kang good faith. Kahit may ginagawa siyang kasalanan, meron kang ginagawang kabutihan para sa kanya. That is good faith. So, hindi siya ngayon pwedeng mag-rekomenda dun sa regional legal division na may issue ka ng subpoena duces tecum. So, wala na tayong subpoena duces tecum. Okay? Next, ano content nun? So, inalaw mo na, may visitors pass ka. Ano pa content? Number two, content mo is i-fix mo doon sa letter sa request for immediate audit, i-fix mo yung mga dates kung kailan siya pupunta. Sigurado ako na hindi makakapunta yan. At i-fix mo rin yung mga oras na may problema siyang pumunta. Pwede mong lagawin ito yung alas 8 hanggang alas 10. Sasabihin mo bakit hindi ka available mula alas 10 hanggang alas 5. That's very important. Okay, sasabihin nila dine-deprive mo sila na magtrabaho eh. Kaya ang recommendation ko lagi kung kayo ay magiging partners ko, eh dapat alas 3 laging nagsisimula ang audit hanggang alas 5. Okay? Para hindi nila pwedeng extend. Kasi magsimula tayo alas 8, pwede nilang extend hanggang alas 5, di talo kayo. Okay? So, yun yung basic. Second notice, second and final notice, napakadaling gawin. Ang approach lang, request for immediate audit. I-re-receive niya at the time, at subsequent act mo from the time na from after na ma-receive mo yung second and final notice. Ganun lang kasimple to eh. Now, kung tumanggi siya na mag-audit today, eh babalik na lang ako, i-dokumento mo. O sige sir, gumawa ka tayo ng dokumento na babalik ka. So, na-establish mo na ngayon kung anong oras at saka anong araw yung susunod na event eh. Sulat nyo na meron kayong agreement. Okay? Na magko-comply kayo sa agreement na yon. At yung agreement na yon ay promise niya na kung magbabiolate siya sa agreement na yon, yung provision ng tax. Sige, kung wala na tayo, mayroong isang taong stress. Inabasa ko, super stress daw siya, nagpapatawag. So, okay na tayo. Sasarado ko na to. Thank you very much. Peace and happiness be with you for life. See you later. Thank you, Thank you, Gina.